mula sa pagiging pinakasikat na child star ng kanyang henerasyon hanggang sa madapa at mawala sa sirkulasyon. Sa dami ng kinakaharap niyang hamon, dahan-dahang binubuo ni G. Romano ang kanyang sarili sa likod ng kamera. Paano siya nagsisilbing inspirasyon sa iba na dumadaan sa parehong sitwasyon ngayon? Pagsabihan mo yung kapatid mo, bakla na ninilip! Si Shami. Ang pag-Sham sa 12 anak na karakter ni Naay-Ay de las Alas sa pelikulang Ang Tanging Ina. Pero kabaliktaran sa tunay na buhay, ang 31 taong gulang na si G. Romano ay nagmula sa maliit na pamilya. Ilan ba kayong magkakapatid? Dalawa lang po kami. Brother ko. Ako po yung panganay. Yung father ko, di ko na po na-meet. Yung mother ko naman, nawala po siya noong 2007. Nagkasakit po kasi. Kinalakihan ko na yung mga pinsan ko, mga lolo ko sa mother side po. Masaya kung ilarawan ni Jiro ang kanyang kabataan. Magkasundo naman kami ng kapatid ko. And lumaki lang kami sa hindi naman mayaman, mahirap na buhay. Gitna lang, nakapag-aral naman kami at nakatapos. Ang ordinaryong buhay ni Jiro ay biglang naging makulay nang pasukin niya ang mundo ng showbiz. Yung pagpasok mo sa showbiz, paano nangyari yun? Dahil po sa isang talent scout na naging kaibigan namin. 6 years old po ako noon, hanggang sa nakyutan sa akin. Tapos tinanong ako kung gusto ko rin mag-artista. Discover na po. Bait po siya. Agad na sabak si Jiro sa una niyang proyekto. Sabi, kung pwede raw ba akong mag-guest sa Maalaala Mo Kaya. Yung ang bida po si Mr. Gardo Versosa. And ako po yung bata doon, yung title po, Otosan. Doon po ako nag-start. Itawan na ako! Akala ko ba iba ka sa kanila? Akala ko ba mabait ka? Mula roon, nagsunod-sunod na ang kanyang pagganap sa telebisyon. Wala naman. Turuan niyo ako magbasa. Gusto ko mabasa yung isinulat ng iniwan na namatay kong airpot. Hanggang sa mga pelikula. Pero kung tatanungin ang pinaka-paborito niyang proyekto? Yung ano Bagong Buwan. Talaga nag-enjoy ako noon. Kasi ang daming baril. Dahil ang kwento noon, di ba yung tungkol sa Muslim at sa Kristiyano na nagbigera sa Mindanao. Ako po si Francis de los Santos. Ihatid niyo na po ako sa Quezon City. Gusto ko na po kasi umuwi. Bibong-bibo ako noon eh. Halos lahat ng mga kasama doon sa shooting, kinakaibigan ko. La, 170 po. At sino ba naman ang makalilimot kay Magnifico, ang batang gumawa ng kabaong para sa kanyang lola na may sakit? 10 years old ako. Marami akong mga kasama ng ibang artista. So nagtatanong-tanong din ako sa kanila kung ano yung mga pwede kong gawin. So nagkakaroon ng disiplina at saka yung samahan ba sa pag-artista. Ang kanyang pagganap bilang Magnifico ang nagpa-Grand Slam kay Jiro bilang Best Actor noong 2003. Hindi ko naman din ina-expect na mananalo ako ng ano, mga ganong klaseng award. Masaya po, nakaka-touch kasi sabi sa akin nung mga kamag-anak ko, ang swerte ko daw kasi sa history ako daw yung pinakabatang naging Best Actor. Masasabing isa sa mga pinakamahusay na child star noong kapanahunan niya, parang walang balakid sa tagumpay na naghihintay kay Jiro. Pero dumating ang pagkakataon na nadapa ang batang aktor. Sino kakampi mo? Ikaw. Ikaw ang kakampi ko. Saan nagsimula? Sikat na sikat po ako nun. Tapos di ako mapigilan. Kumbaga ako po yung nagdedesisyon na sa sarili ko. Siguro mga ano lang ako nun eh. 14 years old. May nagyaya sa akin. Sabi ko, gusto kong matry. Bisyo na pala, hindi ko alam. Sa mga panahong ding ito, siya naging batang ama. Ilan nga naging anak mo? 2 po. Kasama mo sila ngayon? Hindi po eh. Nasa mother po nila sa Quezon Province. Walay po kasi ganun. Dahil? Nagbibisyo kasi ako nun. Nalalaman po ng nanay ng mga anak ko. Tapos, yun, nag-desisyon po na doon na lang daw muna sila. Pati yung ate ko tsaka yung tita ko mapapahamak dahil sa akin. Ang masamang bisyo naging dahilan din ng pagkakatanggal sa kanya sa mga proyekto. Naglabas-masok si Jiro ng rehabilitation center. Matagal ka bang nalulong?
2011 hanggang 2015, nasa rehab po ako. Sa malungkot na balitang nagpalaboy na si Jiro. Paano ka napunta sa airport? Hindi ko na po alam eh. Binayad ko sa taxi yung cellphone. Pero isang araw, nagising si Jiro sa bangungot at tuluyang hinanap ang liwanag. Ano na ang kwento mo ngayon sa buhay? One day at a time. Tapos nakukuha ko po yung tiwala ng family ko tsaka yung para sa recovery ko. Ngayon po, medyo napangangalagaan ko yung sarili ko na hindi na ako gumagamit talaga. Naiwasan ko po. Kaya ko pong maiwasan na. Jiro Maño! Good morning. Yes, hello. Good morning. Kamakailan, muling umingay ang pangalan ni Jiro dahil sa pagbebenta ng kanyang pinakaiingatang tropeyo. Pag tinitignan yung trophy ngayon, nandun yung nag-succeed ka, pero kasama din nung kwento yung nangailangan ka ng pera. Wala ba sentimental value yun sa'yo? Siyempre meron po kasi ang tagal kong inalagaan sa amin. Nagpaalam ako nun sa daddy ko. Sabi niya, oh sige, kaya lang, hindi mo na mababawi yun. Sabi ko, hindi na. Kasi, siyempre, mabibigay ko na dun. 75,000! Sige, boss. Ayon kay Jiro, ginamit niya ang 75,000 pesos na natanggap kapalit ng tropeyo para sa kanilang mga gastusin. Pero isang pangako rin ang pinanghawakan niya. Sabi naman po kasi ni Boss Toyo, yung trophy na yon, pwede ko naman daw pong bisitahin halimbawa po, nagawa po yung museum. Kasi marami rin pong mga artista na nagbebenta sa kanya. Sa ngayon ay naglilingkod si Jiro bilang isa sa mga volunteer at co-facilitator ng Rehabilitation Center sa Bataan, kung saan din siya nagpagaling noon. Pag umuwi po ako ng Bataan, yun, kasama po ako sa volunteer team nila doon na nag-a-assist po sa mga bagong confined na residents, nagbibigay po ng mga testimonial. Masaya siyang makapagbahagi ng kanyang karanasan at aral sa mga kapwa niya naging drug dependent. Nakaka-relate ka sa kanila? Nakaka-relate po, paminsan-minsan. Pero kasi iba naman po yung nangyari sa akin. Yung karamihan po nung nandun, hindi pa naman po ganun kalala. Pero may epekto na rin sa katawan nila. Sa maikling panahon ng aming kwentuhan, mababakas kay Jiro ang sinseridad ng kagustuhang maging tapat sa daang tinatahak niya ngayon. Hatid din niya ang inspirasyon sa mga taong nadadapa at pilit bumabangon. Nanghihinayang ka ba ngayon? Nanghihinayang po, pero tinutulungan ko yung sarili kong mas makarecover pa. Tsaka nakafocus ako ngayon sa yung mga kaya kong gawin lang. Tsaka yung kasama yung family ko. Hindi po ako tumatanggap ng mga, halimbawa, offer sa akin na big break. Naging mahirap po yung karanasan ko nun. Ang masasabi ko lang, siguro dapat nating gawing aral na. Tsaka, ang importante kasi yung mapangalagaan yung kalusugan. Tapos yung iwala sa pamilya, iwasan natin yung masamang influence.